What's up, viewers? What's up, keepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Dahil naka-enhance community quarantine tayo ngayon, ang mga vlog ko ay dito lang sa bahay. So pipilitin kong makagawa ng makabuluhang content para makatulong sa mga hobbyists na wala ring magawa ngayon kundi manood sa YouTube. So huwag kayong makulit, huwag na kayong lalabas, manood na lang kayo. Suportahan nyo ang iba't ibang vloggers sa Pilipinas, especially sa mga fish vloggers. Ayun, tuloy nyo lang ang panonood. So ayun, tara, kapasukin na natin yung intro. Intro! Pasok! Keepers, invite ko rin kayo sa darating na Aquafest, the Grand Aquatic Exhibition, gaganapin sa May 29 hanggang 31. Ito po ay sa May Festival Mall, Alabang, Muntinlupa City. Wala pong bayad, punta lang kayo. Mamimigay din po ako ng free AKP stickers sa mga arowana keeper na pupunta. Kita kits! Dahil hindi ka na bago sa channel ko, alam mo na na mag-shoutout ako. Mabilisan lang, pero medyo marami to. Shoutout unang-una kay Aldring Banggit. Siya yung nagbigay sa akin ng shrimp na sinabi ko dun sa last video. O, maraming salamat bro. Kita-kits na lang ulit sa susunod na basketball game sa Marikina. Okay, kay Blink Blink, Toothless JG, Alan Rebanco, perpat niya, nanonood din. Salamat po sa inyo. Ian Buena Obra, Rexy Mingoa, Power Horn, paki-support po yung channel niya, nagbo-vlog din daw siya. EJ Nalios, Timothy Manlilik, and sa tatay niya na si Jose Manlilik, ayun, nanonood din, pati mga tatay nanonood na sa YouTube natin. Salamat sa inyo diyan. Nature Swim, bibigyan daw niya ako ng shrimp. Maraming salamat, bro. Ray Anthony, Carlos Khalil Lunzaga, Benedict John 15, Terence Dulay Vlogs, Jasper Ong, ito nakakarami na to si Jasper Ong, Treasure Magazine, ano daw work ko? Dahil marami rin akong pambili, wala ho akong pambili. IT po ang trabaho ko, tapos may mga konting sideline, yun yung ginagamit ko sa pang-hobby, yung mga sideline ko. Ayun. Tapos kay Kent Almonicar, Jensan City, shoutout po sa inyo dyan mga taga General Santos, Pongha TV, Francis Olba, MFK PH or Monster Fish Keepers Philippines, shoutout sa inyo dyan mga tropang MFK, kay James Contreras daw siya, uy kamikaze, Angelo de la Cruz, shoutout din kay Hackdog. Birthday daw ng aso niya nung March 18. Happy birthday sa papi mo, sa aso mo. Hackdog. Perby Sage or Sage, laging number 1 daw sa comment. Shoutout sa'yo bro. Samuel Romera, John Paulo, Iloilo Arowana and Monster Fish Society. Bagong group daw nila yan sa Iloilo. More power sa group niyo dyan. And kay Spicy Shomai. Madami daw siyang natututunan sa channel ko. Maraming salamat at patuloy nyo lang yung panonood. Tara! Game! So ano nga ba yung topic natin ngayon? Kung mapapansin nyo doon sa title, ang title natin ay Old School Practices versus Modern Practices sa fishkeeping po ito. So bawal lang butthurt dito. Kailangan nyong lawakan or buksan ng isip nyo. Okay. Pero syempre, bago tayo mag-start, shoutout ko muna uli si Luis Apasible ng AKP, moderator po. And nasa Dubai, siya po yung nag-suggest ng topic na to. So shoutout sa'yo bro, uncle. Kita-kits na lang dahil na-cancel yung pagkikita natin ngayong March dahil sa COVID-19 pandemic. Okay. Shoutout din kay Nino Pabalan ng Arowana Intelligence. O join po kayo sa Arowana Intelligence.
Marami pong makabuluhang topic dyan. Nag-share kami ng mga nalalaman namin tungkol dito sa topic na to. Pinagtulungan namin. So, ayun, shoutout bro. So, ayun, game. Pisahan natin. Ang unang i-discuss natin yung old school. Old school practices. Ewan ko, siguro maraming apektado dito, maraming magagalit dahil, ayun nga, tatamaan yung mga ina-advise nila. So, umpisahan natin, rock salt. Dami talaga makukulit. Rock salt. Water change, rock salt. Magsakit, rock salt. Stress, rock salt. Hindi kumain, rock salt. Magprito ng tilapia, rock salt yan, syempre. Ayun, pero ano nga ba, bakit rock salt? Oo, may gamit sa fish keeping talaga ang rock salt, pero as anti-chlorine, malabo yun, bro. Tandaan mo, huwag mong ipilit, okay? Ang sodium chloride, asin, rock salt. Ang sodium thiosulfate ay anti-chlorine. So, hindi porke may sodium, anti-chlorine na, okay? Tapos sasabihin nyo, 20 years na sa practice, 20 years nyo nang ginagawa as anti-chlorine ng rock salt. Anong scientific basis nyo na totoong nakakatanggal ng chlorine ang salt? So gumawa ng experiment si Nino nung isang araw. Nag-tester talaga siya, ginamitan niya ng salt yung isa ginamitan niya ng anti-chlorine. Anong naging result? Ayun, napatunayan na hindi talaga nakakatanggal ng chlorine ang salt. Huwag nyo nang ipilit. Pero ako, minado ako nung dati, siguro mga 4 years ago, gumagamit ako ng salt talaga, every water change. Kasi nakasanayan nga eh. So hindi ko kinakaya yun. Ang concern dito is gisingin nyo yung sarili nyo. Tinanong ko yung sarili ko, dahil nagbasa-basa ako, bakit nga ba ako gumagamit ng salt? Dahil, sabi ni kuya sa pet shop, kailangan mag-water change ka, lagyan mo ng salt. Sabi lang yun ni kuya. O kaya sabi ni hobbyist na I'm 20 years in this hobby. Ito ang practice ko at effective naman. Okay, sarado utak ng mga ganun. Pag yung ka-debate mo, nagsabi na ng ilang taon siya sa fish keeping, sarado utak niyan. Okay? So, anong napala ako nung gumagamit ako ng salt sa pag-water change? Unang-una ang napala ako, kinalawang yung stand ko. Okay? Pangalawa, nagkaroon ng watermarks yung sump ko tsaka yung trickle filter ko. Ayun. Pero may ibang purpose ang salt. Okay? Merong ibang salt, Epsom salt. Yan, ginagamit yan sa swim bladder disease. Sa mga bloated na alaga nyo, ginagamit yan. Diba? Pero hindi as anti-chlorine. Tandaan yun. Okay? So, ibang topic natin yung gamit ng ibang ng salt, ha? So, may iba na tayo. Gusto tayo sa salt. Ha? Una, ulitin ko, ha? Walang scientific basis na nakakatanggal ng chlorine ang salt. Okay? Ito naman. Ibang topic tayo, ha? Tapos na tayo sa salt. No water change. Nagta-top up lang daw. Yan. Isa sa masakit sa ulo ng mga admin dati ng AKP. Yung pinipilit na hindi kailangan mag-water change. Ha? Iniyayabang pa na 5 months na ako, di pa ako nag-water change. Okay, sige. Effective sa'yo. Suluhin mo na. Huwag mo nang idamay yung hobbies na nag-aaral pa lang ngayon, di ba? Sayuhin mo na lang yung practice mo na tingin mong tama. Pero huwag mo nang damay yung mga totoong gustong matuto. Okay? Hindi mo kailangan mag-water change. Okay, sige. Amin ako sa'yo. Tapos, again, bawal ang sensitive. Bawal ang mga butthurt. May mga tatamaan dito dahil mismo ako tinatamaan din dun sa ibang topic. Hello, baby! Uy! Okay, so ito pa. Meron din kami dating mga nababasa na hindi naman kailangan talaga ng nitrogen cycle. So, pag
ito nakakatawa eh. May mga pet shop na nakikita ko. Nagbebenta ng aquarium, may kasamang filtration, tapos may kasamang isda. Ano nga gagawin nung bumili? Pagka uwi sa bahay, ilalagay ng tubig. Lalagyan ng tubig, tapos ilalagay na yung isda. Ano yun? Bumili ka ng tuta? Hindi mo na kailangan ayusin yung pag-cycle ng setup mo, di ba? Hindi ganun ang fish keeping. So sa mga pet shop na makakapanood nito, huwag nyo naman utuin yung mga buyer mo. Di ba? Bebentahan mo ng 20 gallons tank, may filter, tapos nandun na yung isda. Tapos pag uwi sa bahay, sir, lagyan mo lang yan ng tubig, tapos gagana na yan. Oo, gagana yun. Pero ano mangyayari? Buhay? Oo, buhay. Pwede, dahil wala ng chlorine. Pwedeng walang chlorine sa tubig. Oo, mababa ang level ng chlorine sa area nila, kaya buhay yun. Pero hindi tatagal yun. Pwedeng mamatay agad. Pwedeng mabuhay. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan. So mali, maling practice din yan ng mga pet shop. Tapos, may nagsasabi rin na nag-cycle na siya ng tubig. Bagong setup, magsa-cycle siya ng tubig. Okay? Cycle ng tubig. Ano yun? Papaikutin mo lang yung tubig? Okay, pinaandar mo lang yung water pump, tapos kinaikot sa filtration. Tama nga naman, nag-cycle yung tubig. Pero anong purpose nun? Yung ginawa mo, tinanggal mo yung chlorine. Kasi pinaikutan mo. Pero ang nitrogen cycle, hindi. Hindi yun mag-uumpisa kung walang ammonia source. So may nabasa ako, may napanood ako, mga ganyan minsan yung sinasabi. Paikutan mo lang ng 1 week, paikutan mo lang ng 1 month. Anong ammonia source nyo? Diba? So yun, isa yan sa mga na... Ay, naku, yun, talaga. So, hindi kami perfect na fish keeper. Nagbe-base kami sa mga naaaral namin, sa mga araw-araw naming natututunan. Hindi kami sarado, hindi sarado utak namin. Meron kami laging room for improvement. Kasi as a hobbyist, hindi naman lahat alam namin eh. Ang problema dito, yung mga nauna sa amin, ayaw tanggapin na mali yung practices nila. Diba? So yung mga bagong henerasyon, ayun din yung sinusunod nilang practice kasi nga, pinipilit pa rin ituro yung mali. Tanungan mo ng scientific basis, nasaan? Wala. Walang experiment na ginawa para mapatunayan. Puro sabi lang. Sabi po kasi ni 10 years experience, ganito eh. Sabi po kasi ni Kuyang Pet Shop na pinagbilang ko, ganito. So huwag ganun. Baguhin nyo na. Kaya nga ako gumagawa ng vlog eh. Kaya nga meron tayong grupo, Arowana Keepers Philippines. Diba? Arowana Intelligence, Monster Fish Keepers Philippines, Stingray Keepers Philippines. Yan yung mga isa sa mga grupo na nagbibigay ng tamang impormasyon. So yung mga hindi ko na-mention, hindi ko sinasabing mali ha. Hindi ko lang talaga kayang sabihin lahat. Okay? So ano pang next natin? Yung floating bubble, floating balls. Pampatanggal daw ng drop eye. Ha? Pero ako naglalagay ako nun ha, yung mga bilog-bilog sa taas. Naglalagay ako nun kasi nakakatuwa eh. Nakakatuwa siyang umano eh. Pero hindi yung purpose ko dun pampanggal ng drop eye para maiwasan ng drop eye. Hindi. Wala yun. Natutuwa lang ako pag tinamaan siya ng return water, umiikot. So hindi siya walang proof na nakaka-avoid siya ng drop eye. Okay? So yun na pa. Next natin. Small tank, buhay naman. Yan, isa pa yan sa mga nababasa ko. Meron 50 gallons. Pipilit niya, alaga daw siya ng silver arowana. Tapos sasabihin sa amin pag nag-suggest kami na dapat po malaki. Ang isasagot sa amin, bakit naman si ganun? Nabuhay naman yung arowana niya. Lumaki naman, tumanda naman. Eh ang tanong, na-meet ba yung full potential ng arowana? Yung full size dapat niya? Silver arowana, sabihin mong 20 lang ang nilaki, 24 inches. Eh kung nilagay mo yun sa aquarium na mas malaki, so pwedeng lumagpas yun ng 30 inches. So yun, mabubuhay siya kung mabubuhay. Parang ganito na lang eh, compare mo yan sa mga taong nakatira sa ilalim ng tulay. Okay? Buhay sila, di ba? Pero malusog ba sila? Wala silang sakit? Meron, pero buhay sila. Compare mo sa mga taong nakatira sa maayos na bahay, kahit hindi mayayaman pero malinis
at tama yung lugar. Healthy sila, tumangkad sila, di ba? Mataba, hindi naman mataba, malusog sila, bihira sila magkasakit. So yun, big difference. Ang big difference ng buhay naman sila kesa sa healthy ba sila. Okay? 50 gallons, tapos ang filtration, mapapakamot ka na lang, tapos walang water change, tapos sasabihin sa'yo, buhay naman ah. Oo nga. Ayun nga eh. Yun nga yung sinabi ko kanina. Nakatira sa ilalim ng tulay, buhay sila. Pero hindi sila healthy. Okay? Ano pa? So, again, may mga naglilive na yata dyan sa panonood. Umiinto. Huwag kayong masaktan. Hindi ako magaling. Ulitin ko, hindi ako magaling. Talagang pinagtutulungan lang namin mga kapwa ko, admins ng ibang groups. Naayusin yung fish keeping sa Pilipinas. Okay? Ayusin yung mga maling practices natin. So, hindi ako nagbibitaw. Diba? Kasi marami pa rin akong dati matutunan. Actually, nagbabasa-basa pa nga rin ako. Lalo ngayon naka-enhance community quarantine tayo. Panaybasa ako. Kaya ngayon, naiisip ko itong mga gantong topic dahil nag-aaral pa rin ako ulit. At nire-review ko yung mga dating topic na nakalimutan ko na. Masyadong mahaba yung video kaya ginawan ko ng part 2. Huwag kayong mabitin, antayin nyo lang yung kasunod. I-upload ko rin agad. Salamat!